At nagdaan ang mahabang panahon. Naging maayos naman ang pamumuhay sa loob ng ahop ni Balinsusay. Hindi sila ginalaw ng mga dayuhan sa kadahilan ng natatakot ang mga ito sa dalawang magkapatid. Dahil minsan nila itong sinalakay at tinangkang patayin ang raha sa pamamagitan ng kanilang mga dalang baril. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ni hindi man lamang tumalab ang bala sa katawan ng magkapatid. Maging sa mga kawal ng raha na siyang naging dahilan kung bakit hinayaan na lamang nila ang bayang yun. Ngunit nagbanta ang mga dayuhan na babalik sila sa oras na may sapat na silang kakayahan para talunin si Balinsusay. Ngunit nabasag muli ang katahimikan ng raha nang minsang may nagawi sa kanilang isang pangkat ng mga kalalakihan na puro sugat ang katawan. Agad silang dinala sa bahay ng raha upang usisain. Nakaabang lang din si Balinsusay sa pagdating ng mga ito. Magsalita kayo. Ano nangyari sa inyo at bakit puro kayo mga sugat? Mga dayuhan ba ang may gawa nito sa inyo? Agad na tanong ng raha. Hindi po mga dayuhan ang may gawa nito, raha. Sinalakay po ang aming bayan at natitiyak ko na hindi sila mga tao. Dahil... Hindi nito maituloy ang kanyang sasabihin at bakas sa mga mata ng lalaking yon ang takot. Mag-uwi ka kayo! Anong sumalakay sa inyo? Galit na tugo ng raha. Mga gabunan po, kapunuan. Mga sinaunang aswang. Napakarami po nila at napakalalakas. Wala pong nagawa mga bagani ng aming bayan. Maging ang aming datu. Napas lang din nila. Mapalad po kami dahil nakatakas kami. Wika ng isa pang lalaki. Napakalakas po nila, raha. At kaya nilang maglakad at magbagong anyo kahit tirik na tirik ang araw. Paliwanag ng lalaki kay Balinsusay. Bigyan sila ng pagkain at gamutin ang kanilang mga sugat. Dumito muna kayo para makapagpagaling kayo. Wika ni Balinsusay. Ngunit raha, hindi naligtas ang inyong nasasakupan. Uubusin nila kayong lahat. Walang sino man ang may kakayahang tumayo at makipaglaban sa kanila. Wika ng isa sa kanila na putol ang kanang braso. Pero, tinawanan lamang ito ni Balinsusay at nagwika ng, "Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo dito sa aking bayan. Magpahinga na kayo." Agad na lumabas si Balinsusay at pinulong ang kanyang mga mandirigma. Ipinaalam niya sa mga ito ang kinakaharap nilang panganib. Bagaman walang katiyakan ay naghanda sila ng mga depensa paikot sa buong bayan. At laking gulat na lang ng mga lalaking dayo dahil nakikita nilang nagtatrabaho din ang raha, hindi gaya ng ibang pinuno na tatayo lamang sa isang sulok habang pinagmamasdan ang kanyang mga tauhan na nagkakandakuba sa mga gawain. Dahil dito hindi maiwasan ng isang dayo ang lumapit sa raha at kausapin ito. Humahanga po ako sa inyo, kapunuan. Totoo nga ang sinabi ng lahat ng iyong nasasakupan. Isa ka ngang mabuting pinuno. Wika nito habang tinutulungan si Balinsusay na buhatin ang isang napakahabang kawayan. Paano mo nasabi yun? Hindi ba nararapat lamang na makipagtulungan ka sa iyong nasasakupan? Dahil ito naman ang diwa ng pagiging isang pinuno. Tugo ni Balinsusay sa lalaki. Hayaan niyo pong magpakilala ako sa inyo, kapunuan. Ako po si Kaupay. Ngunit mas kilala ako sa pangalang Lucio.
Isa po akong mag-aaral ng aming babaylan at ako po ay napahanay sa lupon ng mga babaylan dahil sa aking kakaibang katangian. Maniwala po kayo at sa hindi, Raha. Ako po ay bulag, buhat ng isinilang. At may kakayahan po akong makita ang kaluluwa ng isang nilalang o tao. Kaya ko din pong matukoy kung mabuti o masamang tao ang kaharap ko. Wika ng lalaking nagngangalang Lucio na siyang ikinagulat naman ni Balinsusay. Tiningnan niya ng maigi ang mga mata ni Lucio at wala nga itong kulay itim sa kanyang mga mata na tila ba natatabunan ito ng kung anong uri ng manipis na balat. Mahabaging mga diwata, bulag ka nga! Bulaslas ng Raha. Opo, Raha. Wala po akong paningin. Tugo naman ni Lucio. Halika, Lucio. Magkwento ka kung ano ang nangyari sa inyong bayan. Anyaya ng Raha habang nagdadampot ito ng kanyang kampilan na nakalapag sa lupa. At habang naglalakad, nagsalaysay si Lucio sa mga nangyari. Isang tahimik na tanghali ay may dumating na pangkat ng mga kalalakihan na bago sa aming paningin. Hindi rin kami naghinala gawa ng bukas naman ang aming bayan para sa lahat. Sinalubong sila ng aming mga mandirigma at tinanong kung ano ang pakay nila sa bayan. Nang bigla nilang pinagpapapatay ang mga mandirigma ng aming dato. At kaming anim ng mga kasama kong napunta dito ay mapalad na nakapagtago sa mga puno ng Roma sa tabing dagat. Na siyang dahilan kung bakit puro kami sugatan. Ang isa sa mga kasamahan namin ay naputol ang kamay dahil naabot siya ng isa sa mga aswang na yon. At aksidenteng nakagat sa takot niyang mahawaan ng pagkaaswang, pinutol niya ito. Kalunos-lunos ang sinapit ng aming bayan sa kanila, Raha. Walang awa nilang pinagpapapatay ang mga bata at kababaihang buntis. At kinakain ang mga sanggol na nasa sinapupunan nila. Maging ang mga kalalakihan ay hindi nakaligtas sa kanilang bangis na tila ba mga hayok na hayok sa laman ng tao. Maging ang aming dato ay walang kalaban-laban sa kanila, Raha. Pagsasalaysay ni Lucio. Matapos ang usapan na yon, napagtanto ng Raha na hindi pangkaraniwang nilalang ang mga kakaharapin nila. Oo nga, at napagtagumpayan nila ang mga nilalang na ito sa mga nakalipas na panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi batid ni Balinsusay ang kahinaan at lakas ng kanilang mga kalaban. At ang mas lalo pang nagpapagabag sa kanya ay ang kakayahan ng mga itong lumusob kahit natirik ang araw. Kaya isinangguni niya ang mga bagay na ito sa kanilang babaylan. Ang mga gabunan ay mataas na antas ng mga aswang. Kakaiba ang kakayahan nila sa mga ordinaryong aswang. Mas makapangyarihan ang mga ito ng dihamak. Kakaiba din ang kanilang lakas. At totoo ang sinabi ng mga dayuhan, Raha. Kaya nilang maglakad at magpalit anyo sa ilalim ng tirik na araw. Dahil sila ay walang bahid ng pagiging tao sa kanilang katawan. Purong kampo ng kadiliman ang mga gabunan, Raha. Pagpapaliwanag ng babaylan. Ngunit, naniniwala akong may kahinaan ang mga nilalang na ito. Tugo ng Raha. Ikinalulungkot ko, Raha. Kung meron man, hindi ko na ito batid. Wika ng babaylan. At mula sa isang sulok ay sumagot si Lucio. Kapunuan, base sa aking obserbasyon noong kami ay sinasalakay, hindi sila makapasok sa ilalim ng puno ng Roma na naging dahilan upang makaligtas kami ng aking mga kasama.
Ang Roma ay isang uri ng punong kahoy, nakahawig ng ipil-ipil, nakaraniwang tumutubo sa mga tabing dagat o sa mga tabsingan na kung saan magtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Nahahawig din ito sa ipil-ipil. Ang pinagkaiba nito, punong-puno ng tinik ang mga sanga ng punong ito at ang tinik ng mga ito ay may taglay na kamandag na hindi man nakakamatay ay nagiging sanhi ng matinding sakit at pamamaga ng bahaging natusok nito. At dahil sa sinabi ni Lucio, may namuong plano sa isip ni Balinsusay. Agad niyang tinipon ang kanyang mga kawal at inutusan ang mga ito na manguha ng mga sanga ng Roma at gawing bakod sa paligid ng bayan. Naagad namang sinunod ng mga kawal ni Balinsusay. Pinalibutan din nila ng mga patibong ang buong bayan. Kapunuan, sapat na po ang mga patibong na nasa paligid ng ahop. Nagtalaga na din po ako ng mga magbabantay sa bawat labasan at pasukan papunta sa bayan. Wika ng punong mandirigma ng Raha. Mahusay kung gayon. Magpahinga na kayo upang may lakas kayong ipagtanggol ang bayan. Tugo ni Balinsusay. Mawalang galang na po, Raha. Ngunit alam ko po na kaya nating ipagtanggol ang ahop. At alam ko din na kaya nating gapiin ang mga aswang dahil napagdaanan na natin ang mga ito. At nagtagumpay po tayo. Isang tanong lang, kapunuan. Bakit ganito na lamang ang ating paghahanda? Tanong ng punong mandirigma. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Tagum, ang inaalala ko ay ang inyong mga anak na walang kalaban-laban sa mga nilalang na ito. Alam ko kayang-kaya natin silang magapi. Ngunit kapag sinalanta nila ang bayan, at hindi na naituloy ng Raha ang sasabihin niya dahil may bigla siyang naisip na kung ano. Mahusay, Tagum. Mahusay ang iyong naisip. Masayang wika ng Raha na siyang ipinagtaka ng kanyang punong mandirigma. Alin po sa mga sinabi ko ang nagustuhan ninyo, Raha? Takang tanong nito. Dadalhin natin ang labanan sa kanila. Tayo ang susugod sa kinaroroonan nila. Pagkatapos itong sabihin ng Raha, agad siyang tumakbo papunta sa lugar kung nasaan si Lucio. Lucio! Lucio! Nasaan si Lucio? Agad na sigaw nito pagpasok na pagpasok niya sa tinutuluyang bahay ni Lucio. At agad naman itong sumagot. Narito ako, kapunuan. Ano po ang kailangan ninyo? Tugo ni Lucio na noon ay nakaupo sa isang sulok. Lucio, maaari mo bang makita ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga aswang? Tuwirang tanong ni Balinsusay. Maaari po, Raha. Pero bakit niyo po nais malaman? Takang tanong ni Lucio. Nais kong matunto ng kinaroroonan nila dahil ako na mismo ang sasalakay sa kanila at uubusin ko ang kanilang angkan! Wika ni Raha Balinsusay. Nagulat si Lucio at agad na tinugo ng Raha. Pagpapakamatay po ang nais ninyong gawin, mahal na Raha. Wika nito. Oh, maaring pagpapakamatay ito pero kailangan kong gawin ito alang-alang sa aking nasasakupan. Hindi ko na hahayaang makadaupang palad ng mga aswang ang aking mga mamamayan. Kaya dadalhin ko sa kanila ang labanan! Wika ng Raha na lubusang nauunawaan ni Lucio. Kaya pumayag ang bulag na manggagamot sa nais ng Raha. Yun ay ang matunton, ang kinaroroonan ng mga aswang. Sila ay kasalukuyang nasa gawing hilaga ng bayan. Sa isang burol, naroon ang kanilang pinagkukutaan. Wika ni Lucio na siyang ikinamangha ng mga babaylang kasama nila
dahil ang alam nila ay isang ordinaryong bulag lamang itong si Lucio. Tanging ang Raha pa lamang ang nakakaalam ng tunay na kakayahan ng bulag. Punong babaylan, isagawa ang ritual ng pagbabato kay Lucio at sa kanyang mga kasamahan. Simula sa araw na ito, sila ay kabilang na sa ating pangkat, partikular sa inyong lupon, ang lupon ng mga babaylan. Lingid sa kaalaman ninyong lahat na si Lucio ay isang mag-aaral ng kanyang gurong babaylan mula sa kanilang bayan na sinalakay ng mga gabunan. Kung kaya nais kong ituloy niya ang kanyang nasimulan dito sa ating ahop. Wika ng Raha na agad namang sinunod ng kanyang mga babaylan. Nung gabi ding yun, isinigawa nila ang lahat ng paghahanda. Pagputok ng liwanag, tayo ay lilisan upang salakayin ang kinaroroonan ng mga gabunan at naway patnubayan tayo ng mga diwata sa ating gagawin. Wika ni Balinsusay at agad na nilang inipon ang lahat ng mandirigma ng bayan at nung sumikat na ang araw, agad silang naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. At kagaya ng unang pagsalakay nila sa bayan ng mga aswang, si Balinsusay ang naunang pumasok, gamit-gamit ang kanyang mutsa ng tulabong. Pagdating niya sa pinagkukutaan ng mga aswang, sumalubong sa kanya ang nakakasulasok na amoy na pinaghalo-halong nabubulok na laman ng tao at langis. Maligayang pagdating sa aming munting kuta. Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito. Alisin mo na ang iyong talukbong upang malantadang muka ng pangahas na sumugod sa amin. Wika ng isang lalaking nakaupo sa isang putol na puno. At mula sa likod nito nagsipaglabasan ang iba pang mga tao at inalis ni Balinsusay ang kanyang talukbong at nagpakilala. Ako si Raha Balinsusay at narito ko upang tapusin ang kabuktutan ninyo. Mahinahong tugon ni Balinsusay na agad namang tinugon ng lalaking nakaupo ng nakakalokong tawa. Tatapusin ang aming kabuktutan? Nahihibang ka na ba? Ikaw? Isang tao tatapos sa amin? Wika nito sabay nagbago ng anyo at sunod-sunod namang nagbago ng anyo ang lahat ng naroroon. Pinaliligiran si Balinsusay ng isanlaksang mga aswang. At mula sa likuran ng mga nagtutumpukang aswang, ay umulan ng napakaraming sibat. Agad na nagsipulasan ang mga aswang dahil nakita na nilang papasugod ang napakaraming kawal ng Raha. Agad na hinarap ni Balinsusay ang pinuno. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng pinuno habang binubunot ang kanyang kampilan. Sa lupang ito, ididilig ko ang iyong dugo sampu ng iyong mga kalahi. Gusto na ang panggugulo ninyo sa aming mga tao! Galit na wika ni Balinsusay habang sumusugod. Hindi mo kami mapipigilan at ang digma ang gusto mong wakasan ay magsisimula pa lamang at ikaw Raha ang nagsimula! Tugon ng pinuno ng mga gabunan. Iwinasiwas ni Balinsusay ang kanyang kampilan at inundaya ng taga ang pinuno ng mga gabunan. Ngunit laking gulat ni Balinsusay nang saluhin ng pinuno ang talim ng kampilan gamit lamang ang kanyang kamay. At gamit ang kaliwang kamay nito, binigyan niya ng isang malakas na bigwas si Balinsusay, dahilan para tumilapon ang Raha. Sa palagay mo ba matatalo mo ako? Wala pang sandata ang nakasugat sa aking balat! Ininda ng Raha ang bigwas na yon.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng sakit. Napangiti ang Raha at nagwika ng, "Aswang! Ibigay mo sa akin ang nais kong laban!" Sabay sugod. Bagaman hindi tumatalab ang talim ng kampila nito sa katawan ng gabunang aswang, iniinda din naman ng aswang ang kanyang mga pag-atake. "Hindi ko inakalang may itinatago ka din palang lakas, mortal. Ngunit hindi sasapat ang lakas na yan dahil ako ay may taglay na katawang hindi namamatay." Wika nito sabay takbo papasugod kay Balinsusay at sinalubong naman agad ito ng Raha. At nang maglapit ang dalawa, kaagad na sinakmal ng gabunan ang kanang balikat ni Balinsusay dahilan para mapahiyaw ito. "Ang aking kagat ay may kamandag, Raha. Sa anumang sandali ay tatakasan ka na ng iyong hininga." Napaluhod ang Raha, sabay sinasapo ang balikat na kinagat ng gabunan. "Sumpain ka sa iyong kalapastanganan!" sigaw ng pinuno ng mga gabunan. Natigilan ang lahat at napatingin sa Raha na tila napanghinaan na ng loob. Iniikot ng Raha ang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang napakarami ng mga mandirigma ang bumagsak. Sugatan ang iba at ang iba naman ay wala ng buhay. Okay, sunod kagad natin yung 11 tsaka 12 kasi hindi ako makapag-record ng dire-diretso. Meron nagpupukpok sa kabilang kwarto, so pahinto-hinto ako, mas matagal yung recording time. Mamayang lunch break nila, tirahin kaagad natin yung episode 11. Yun lang. Salamat.